Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Sila ang nagbibigay sa atin ng suporta, pagmamahal, at gabay sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa isang kwento tungkol sa pamilya, mahalagang ipakita kung paano nagkakaisa ang mga miyembro nito sa harap ng mga pagsubok at kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Ngunit hanggang saan nga ba ang dapat gawin para sa pamilya? Mula noong ipinanganak si Abby, ipinakita ng kanyang mga magulang, sina Scott at Beth, ang kahalagahan ng pamilya. Gusto nilang malaman ng kanilang mga anak na anuman ang kanilang tirahan o pinagdadaanan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging nandyan para sa isa't isa, kahit na hindi naman talaga sila naghihirap. Noong panahong iyon, sila ay isang perpektong pamilya. Sina Scott ay 33 years old at si Beth ay 30 years old. Sila ay mga high school sweethearts. Matapos ang maraming taon ng pagmamahalan, nagpatayo sila ng bahay sa Oregon, wine country, at lumaki ang kanilang mga anak na may isang malaking bahay. Lahat ay maayos. Ngunit ang kanilang perpektong buhay ay gumuho. Si Beth ay lumalaban sa breast cancer sa buong buhay ni Abby, at noong 1997, natalo niya ang laban at binawian siya ng buhay. Ginawa ni Scott ang lahat upang suportahan sina Hayden, na noon ay 5 years old, at si Abby ay 2 years old. Tuwing summer, dinadala niya sila sa mga amusement park at isinasali sa local na swim team. Nagluluto siya ng mga masasarap na hapunan at sinusuportahan sila sa bawat kompetisyon. Gustong-gusto ni Abby ang nakikitang niyang involvement ng kanyang ama, ngunit ang hindi niya alam ay dumadaan pala ito sa malaking depression. Nagsimula siyang uminom ng labis at nagkaroon ng ilang DUI o driving under influence of alcohol. Sa kalaunan, iniwan niya ang mga bata sa kanilang lola at nag-check-in sa rehab. Bumalik si Scott noong teenager na si Abby, ngunit tila hindi nakatulong ang pagpapagamot dahil bumalik sa dati ang lahat. Habang lumulubog sa kanyang adiksyon, napabayaan ni Scott ang mga gawaing bahay. Kaya't si Abby ang pumuno sa mga kakulangan. Ginawa niya ang lahat mula sa pagbabayad ng mga bayarin hanggang sa pagkuha ng dry cleaning. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagchichismisan tungkol sa mga nangyayari sa paaralan, si Abby ay abala sa pag-aasikaso ng mga gawain. Ginawa niya ang lahat ng ito habang pinapanatili ang magagandang grado at pagiging mahusay na manlalangoy. Hindi niya alintana ang dagdag na trabaho para sa kanyang pamilya iyon. Higit sa lahat, ang kanyang ama at kapatid, sila na lang ang natitira sa mundo para kay Abby. Ngunit may hangganan din ang kaya niyang gawin. Tila hindi maiwasan ng kanyang ama na sirain ang sarili, ginastos niya ang kanilang ipon sa pagpaparty at sa kabila ng pagsisikap ni Abby, napanatilihin silang nakakaraos. Sa huli, kinailangan nilang magdeklara ng bankruptcy na nagresulta sa pagkawala ng kanilang bahay na may mahalagang memory ng ina ng tahanan. Sa halip na manisi, ang pangyayari ay lalong nagpalapit kina Abby at Hayden sa kanilang ama. Nagpaalam ang tatlo sa kanilang tahanan at lumipat sa bahay ng ina ni Scott. Ngunit sa halip na samantalahin ang bagong simula, sinimulan ni Abby na gayahin ang ugali ng kanyang ama. Pagsapit ng 15 taong gulang, ipinagpalit ni Abby ang kanyang promising career sa paglangoy para sa bagong libangan. Iniisip na ang pagpaparty ang pinakamadaling paraan ng pagharap sa problema. Hindi nagtagal, bumagsak ang kanyang mga grado at tuluyan siyang huminto sa pag-aaral. Tila wala nang ginawa si Abby pagkatapos niyang tumigil ng pag-aaral, kulang siya sa motivation o kakayahan na makahanap ng trabaho na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para tumigil sa bahay. Nagkunwari siyang hindi siya apektado, ngunit lihim siyang nakaramdam ng pagkabigo. Si Hayden ay malakas din uminom, ngunit nagawa niyang magtapos ng high school at makahanap ng trabaho. Kahit ang kanilang ama ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang engineer. Samantalang si Abby, isang high school dropout na walang kinabukasan, na nalulugmok sa depression. Walang nakapansin, kahit ang kanyang pamilya, na kailangan niya ng tulong. Ayon sa mga eksperto, ang mga bata na nawalan ng magulang sa murang edad ay madalas na nakakaramdam ng pagkabalisa at pag-iisa. Hindi lang dahil sa kanilang sariling emosyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang kalungkutan ng natitirang magulang ay nagpapahirap sa kanila na alagaan ang kanilang mga anak. Ngunit sa kaso ni Abby,
Masyadong abala ang kanyang ama sa kanyang sariling kalungkutan para mapansin si Abby. Ang kalungkutan ni Scott ay hindi lamang ang bagay na nakakaabala sa kanya mula sa kanyang mga anak. Marami pa siyang ginagawa na hindi alam ng kanyang pamilya. Matagal na siyang nagnanakaw sa mga bangko. Balikan natin ang nakaraan. Ang mga pagnanakaw ng bangko ay matagal nang kinahuhumalingan ni Scott mula pa noong siya ay teenager. Isang araw, pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan, noong early 2000s, si Scott ay nagsuot ng puting maskara at kumuha ng antigong walang lamang baril. Pumasok siya sa isang bangko at lumapit sa teller. Hiningi niya ang lahat ng pera sa drawer. Ibinigay ito ng teller at umalis siya na may dalang humigit kumulang $2,500. Hindi natin alam ang kanyang iniisip noon, pero malamang naisip ni Scott na wala nang mawawala pa sa kanya. Ito ang panahon na naubos na ang ipon ng pamilya at nawala ang bahay, kaya desperado siya sa pera. Dagdag pa, kung may nangyaring masama at nahuli siya, may mag-aalaga pa rin sa mga bata, ang kanilang lola. Pagkatapos ng unang pagnanakaw, na-addict si Scott. Gusto niyang gawin ito ng paulit-ulit. 5 bangko pa sa Oregon ang ninakawan niya sa mga sumunod na taon. Ang mga pulis ay may ilang surveillance photos lang na basehan. Hindi sapat ang impormasyon para makilala siya. Sa bawat pagnanakaw, tumataas ang kumpiyansa ni Scott. Mula sa ilang libo, umabot siya ng hanggang $10,000 sa isang hit. Hindi natin alam kung ano ang ginawa niya sa pera o paano niya itinago ito sa kanyang pamilya. Pero walang duda na habang lumalaki ang kanyang kita, lumalaki rin ang kanyang kagustuhan na ulitin ito. Nang maglaon, naghahanap siya ng mas malaking target at kailangan niya ng tulong para magawa ito. Sino pa ba ang mas magandang lapitan kundi ang pamilya? Noong 2010, 48 years old na si Scott at tinanong niya si Hayden kung gustong sumama sa kanya. Nakakagulat, pumayag agad ang 18 years old na si Hayden. Kung kailangan siya ng kanyang ama, susuportahan niya ito, kahit sa teorya lang. Pero nang dumating na ang oras para gawin ang krimen, natakot si Hayden. Hindi ito pinilit ni Scott. May plano siya at determinado siyang ituloy ito, may kasama man o wala. Kaya ninakawan niya ang bangko ng mag-isa at nagtagumpay siya. Ang tagumpay ni Scott ang nagbigay ng lakas ng loob kay Hayden. Naisip niya na talagang alam ng kanyang ama ang ginagawa niya, kaya humingi siya ng isa pang pagkakataon. Pero bago pa nila maisip ang isa pang pagnanakaw, nawala ng trabaho si Scott bilang engineer na nagpatigil sa kanilang mga plano. Bagaman may paraan si Scott para makaraos sa kanyang kawalan ng trabaho, malamang naisip niya na mas mabuting magmukhang normal. Ayaw niyang magduda ang mga tao kung saan nanggagaling ang kanyang pera, kaya naghahanap siya ng bagong trabaho. Noong January 2012, 2 taon pagkatapos huminto sa pag-aaral si Hayden, nahanap ni Scott ang trabaho sa labas ng Houston, Texas, kaya siya ay lumipat kasama ang pamilya sa Timog, nangangako ng bagong simula. Ang kaniyang 17 years old na anak na si Abby ay tinanggap ang pagkakataon na maging normal na teenager. Walang nakakakilala sa kanya sa Houston bilang ang batang namatayan ng ina o ang nag-drop out sa high school. Pwede na siyang magsimula muli. Unang hakbang sa pagbuo ng kanyang bagong buhay ay ang makakuha ng trabaho sa Victoria's Secret, ang pinakasikat na tindahan sa bayan. Matapos niyang makuha ang trabaho, ipinagmalaki niya ito online. Siya ay isang pink girl. Sa wakas, naramdaman niyang nagbabago na ang mga bagay para sa mas mabuti. Sa kasamaang palad, pansamantala lang ang pakiramdam na iyon. Maraming pagbabago ang darating sa kanya, ngunit wala sa mga ito ang maganda. Noong 2012, si Abby ay tinatanggap ang kanyang bagong buhay sa Houston, Texas. Habang natututo siya sa kanyang pangarap na trabaho sa retail, ang kanyang ama at kapatid ay nag-iisip tungkol sa kanilang unang pagnanakaw na magkasama. Pinili nila ang lokal na Comerica Bank. Ang Comerica ay isang medyo malaking branch, kaya mataas ang pag-asa ni Scott na makakuha ng malaking halaga. Sa pagtutulungan nila ng kanyang anak, maaari nilang hold-upin ang maraming tellers ng sabay-sabay. Alam ni Scott na kailangan nilang maghanda. Araw-araw,
dumadaan siya sa strip mall kung saan matatagpuan ang bangko. Gusto niyang malaman kung kailan ito pinakaabala. Samantala, nagbukas si Hayden ng checking account para masuri ang bangko. Ang lahat ng paghahanda na iyon ay nagpakita kung gaano sila kadaling mahuli. Napagpasyahan nilang kailangan nila ng getaway driver at may naisip silang perpektong tao para dito. Noong August ng taong iyon, si Abby ay nasa kanyang kama, nakikinig ng musika ni Snoop Dogg at nage-enjoy. Nang may kumatok sa pinto, pinatay niya ang music. Si Hayden, na 20 years old na, ay nakatayo sa pintuan na mukhang may mahalagang sasabihin. Umupo siya sa kama ni Abby at diretsong sinabi na ang kanilang ama ay isang bank robber at siya ang kasabwat. Ngayon, kailangan nila si Abby bilang getaway driver. Nabigla at nalito si Abby, naghihintay ng punchline, pero wala itong sinabi. Seryoso talaga siya. Nalito si Abby habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat. Isang bagay ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Kung hindi siya tutulong at mahuli sila, kasalanan niya iyon. Nagising ang kanyang protective instincts. Hindi niya kayang hayaang may mangyari sa kanila, kaya pumayag siya. Kinabukasan, pinag-usapan nila ng kanyang ama ang mga detalye. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay sa labas ng bangko at kapag nakabalik na sina Scott at Hayden sa kotse, siya ang magmamaneho pa uwi. Ganun lang kasimple. Nangako si Scott na basta't sundin niya ang lahat ng sasabihin nito, walang magiging problema. At tila naniniwala talaga siya na tama ang ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Pero ang totoo, nagiging codependent siya. Ayon sa eksperto, ang mga codependent na magulang ay umaasa sa kanilang mga anak para sa napakaraming bagay. Sa kaso ni Scott, nagsimula siya sa paghingi ng tulong kay Abby sa mga gawaing bahay at bayarin. Pero ito ay ibang usapan na. Sa halip na maghanap ng lehitimong paraan para suportahan ang kanyang mga anak, isinama sila sa paggawa ng krimen. Sumunod sina Abby at Hayden dahil sila rin ay codependent sa kanya. Mula nang mamatay ang kanilang ina, naging dysfunctional ang kanilang pamilya. Kaya inilagay ni Abby ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay bilang first priority. Kahit na alam niyang malaking panganib ang pagnanakaw ng bangko, hindi niya kayang talikuran ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, inayos na ng pamilya Kat ang kanilang plano. Napagpasyahan nilang gawin ito sa susunod na day off ni Abby, August 9. Sa mga araw bago ang pagnanakaw, nakaupo si Abby sa sofa habang pinapanood ang kanyang ama na tinuturuan si Hayden kung ano ang gagawin. Pagdating nila sa Comerica, pinanood ni Abby si Hayden na itinaas ang kanyang baril at inutusan ang isang kunwaring teller na ibigay ang lahat ng pera. Hindi totoong baril iyon, kundi isang airsoft na baril na nagpapaputok ng maliliit na pellets imbes na bala. Habang kumakain ng chips, pinanood ni Abby ang kanilang pag-eensayo ng pagpasok at paglabas base sa layout na kanilang sinuri. Inisip niya na parang sila ang pamilya sa Breaking Bad, pero walang droga o pagpatay, na mabuti, di ba? Marami naman ay gustong-gusto ang palabas na yon. Pero habang papalapit ang big day, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Napakatotoo na ng lahat. Una, pinalitan nila ang plaka ng green Volkswagen Jetta ni Abby gamit ang plaka na ninakaw nila mula sa kotse ng kapitbahay. Iyon ang huling hakbang bago ang big day. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Kinagabihan bago ang pagnanakaw, sinubukan ni Abby na magpahinga pero halos hindi siya makatulog. Balisa siyang nag-iisip ng iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Pagsapit ng umaga, napaniwala na ni Abby ang sarili na wala siyang ibang pagpipilian. Kahit gusto niya o hindi, kasama siya sa plano. Nagbihis siya ng black yoga pants, blouse, at flip-flops. Mukha siyang tipikal na teenager. Bagaman mas practical sana ang running shoes para sa isang getaway driver, hindi naman siya professional. Nang handa na sila, sumakay sina Abby, Hayden at Scott sa kotse. Habang hawak ang manibela, ramdam ni Abby ang kaba at mabilis na tibok ng puso. Sinabi niya sa kanyang ama kung gaano siya natatakot.
Pinakalma siya ni Scott, sinabing magiging maayos ang lahat basta't sundin nila ang plano. Huminga ng malalim si Abby at nagpakalma. Ilang minuto pa, pumarada sila sa strip mall, mga 50 yarda ang layo mula sa bangko. Pinanood niya ang gusali habang nagbibihis ng disguise ang mga lalaki. Puting maskara, coveralls at gloves. Bawat isa ay may dalang airsoft pistol. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Abby dahil walang masasaktan, pero hindi pa rin nawala ang kaba niya. Binigyan siya ng walkie-talkie ng kanyang ama, at kahit nanginginig ang mga kamay, tinanggap niya ito. Oras na para kumilos. Pinababa ni Abby ang mga lalaki sa kotse, at umikot siya sa likod na eskinita. Naghintay siya doon, kinakabahan at nag-aalala. Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa radyo. Papasok na sila. Wala nang atrasan. Eksaktong 3 minuto lang ang meron sila para makapasok at makalabas bago dumating ang mga pulis. Nakatuon ang mga mata ni Abby sa orasan, nagbibigay ng update sa kanyang ama bawat 30 segundo. Pagkatapos ng huling babala, lumabas sina Scott at Hayden mula sa likod ng bangko, may dalang mga garbage bag na puno ng pera. Tumalon sila sa Jetta. Gusto ni Abby na apakan ng gas, pero sinigawan siya ni Scott na dahan-dahan lang para hindi makatawag pansin. Pinabagal ni Abby ang takbo at nagmaneho ng normal, kahit mahirap dahil sa adrenaline. Kailangan nilang itapon ang mga gloves, disguise, pistols, at ninakaw na plaka. Huminto sila sa isang eskinita sa likod ng isang restaurant at itinapon ang lahat sa dumpster. Patuloy na tumitingin si Abby sa rearview mirror hanggang sa makarating sila ng ligtas sa bahay. Ang unang ginawa ni na Scott at Hayden ay ibuhos ang mga bag ng pera sa sahig. Umabot sa halos $70,000 ang kanilang nakuha. Namangha si Abby, hindi pa siya nakakita ng ganun kalaking pera sa buong buhay niya. Masaya na sana siya kung huminto na sila doon at inilagay ang pera sa savings account. Pero may ibang plano ang kanyang ama. Bumili muna siya ng bagong motorsiklo, tapos binilhan niya si Hayden ng bagong Tahoe car at si Abby ng Ford Focus. Sa dami ng magagarbong bili, naubos ang pera pagsapit ng late September, kaya kailangan na naman nilang magnakaw ng isa pang bangko. Pinili ni na Scott at Hayden ang First Community Credit Union bilang target nila. Nag-alala sila na baka mahuli sila sa security camera, kaya pinapunta nila si Abby para suriin ang layout. Kabado si Abby. Pumasok siya at nagkunwaring interesado sa pagbukas ng account. Umupo siya kasama ang isang banker para pag-usapan ang proseso habang sinusubukan niyang tandaan ang lahat ng detalye ng gusali. Pagkatapos ng 20 minutes, sinabi niya sa banker na pag-iisipan niya muna at halos tumakbo palabas ng bangko. Ibinigay niya sa kanyang ama at kapatid ang lahat ng detalye na naalala niya at pumayag na maging driver muli. Pagkatapos ng kanyang pagpunta sa bangko, pinapunta siya ni Scott at Hayden para bumili ng bagong disguise. May construction site sa tabi ng First Community, kaya nagpa siya ang mga lalaki na bumili ng orange safety vest bilang costume nila. Handang-handa na sila para sa kanilang susunod na pagnanakaw. Noong October 1, 2012, nag-day off si Abby mula sa trabaho para magmaneho ng getaway car. Dumating ang pamilya sa First Community Credit Union at bumaba ang mga lalaki na suot ang kanilang construction vests at sunglasses. Si Scott ay may suot na usual puting mask, habang si Hayden ay may peking bigote. Pumasok sila sa bangko at itinaas ang kanilang airsoft pistols. Hinihingi ang pera mula sa mga tellers. Samantala, naghintay si Abby sa labas at nagbigay ng oras. Pagkatapos ng 3 minuto, tumakbo palabas sina Scott at Hayden at tumalon sa kotse. Umalis sila bago pa man makakuha ng magandang tingin ang sino man sa kanila. Naging maayos ang lahat tulad ng unang pagnanakaw. Pero sa pagkakataong ito, maraming pulis ang mabilis na pumunta sa bangko habang papalayo ang pamilya Cat. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Abby at nagmaneho ng normal. Kailangan nilang itapon ang mga gloves, disguise, pistols, at ninakaw na plaka. Huminto sila sa isang eskinita sa likod ng isang restaurant
at gaya ng dati itinapon ang lahat sa dumpster. Patuloy na tumitingin si Abby sa rearview mirror hanggang sa makarating sila ng ligtas sa bahay. Ang unang ginawa ni na Scott at Hayden ay bilangin ang pera. Sa pagkakataong ito, umabot lang sa $30,000. Alam ni Abby na ibig sabihin nito ay gusto na naman ng kanyang ama na magnakaw ng isa pang bangko sa lalong madaling panahon. Pero ayaw na niya, sobrang stressful na. Well, sinabi niya sa kanyang ama na nag-aalala siya na mahuhuli sila. Gusto niyang kunin ang kanyang parte, lumipat sa sariling apartment at tapusin na ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Pero hindi siya basta-basta pinakawalan ni Scott. Hindi nila magagawa ito nang wala siya. Nangako si Scott na bibigyan siya ng apartment, pero nakiusap na manatili siya sa kanila. Kailangan nila ng tulong niya. Ang mga salitang iyon ang tumama kay Abby. Pamilya sila. Sa sandaling iyon, ginagawa ni Abby ang tinatawag na neutralization. Ibig sabihin, binibigyang katwiran ng mga nagkasala ang kanilang mga krimen bago o pagkatapos gawin ito. Sa kaso ni Abby, ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya, kaya sa tingin niya ay tama lang na lumabag sa batas. Nakikita pa rin niya ang sarili bilang mabuting tao. Hindi naman siya nagnanakaw para sa sarili niyang kapakanan. Hindi nagtagal, nasubok ang pananaw na iyon. Noong early November, isang buwan pagkatapos ng kanilang huling pagnanakaw, pumili sina Scott at Hayden ng bagong bangko na pagnanakawan. Hindi natin alam kung alin iyon pero nakatakda na itong mangyari sa November 8. Ngunit nang dumating sila, masyadong maraming tao kaysa sa inaasahan nila. Kaya nagdesisyon si Scott na bumalik na lang kinabukasan kapag hindi na masyadong delikado. Walang dahilan para magmadali o iyon ang akala nila. Noong August ng taong iyon, si Detective Jeff Martin ay nag-a-analyze ng security footage mula sa pagnanakaw ng pamilya sa First Community Bank. Napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang high visibility vest na suot ng mga magnanakaw ay mukhang masyadong malinis, walang dumi o grasa. Sa katunayan, kung titingnan ng mabuti, makikita ang mga tupi sa tela na parang bagong labas sa pakete. Dahil dito, naghahanap si Detective Martin ng mga tindahan na nagbebenta ng ganitong uri ng vest. Sa huli, natunton niya ang Home Depot. Bingo! Sunod, hiningi niya ang purchase history ng tindahan at natuklasan na may bumili ng dalawang vest ilang araw bago ang pagnanakaw gamit ang debit card ni Scott Cat. Sinuri ni Martin ang security footage mula sa oras ng pagbili at nakita ang dalawang kabataan na lumalabas na may dalang mga vest. Isang simpleng background check ay na-identify sila bilang sina Abby at Hayden Cat, mga anak ni Scott. Lahat ng bagay ay nagkakatugma. Ang mga witness ay nagsabi rin na may narinig silang boses ng babae sa walkie-talkie ng mga magnanakaw na inaakala ni Martin na si Abby. Napagtanto ng detective na may isang pamilya ng mga bank robber siya sa kanyang mga kamay. Gusto niyang pigilan sila bago pa sila makapagnakaw muli. Kaya tinipon niya ang kanyang mga ebidensya at pumunta sa bahay ng mga Cat. Tamang-tama ang kanyang timing. Pagkatapos ng nabigong pagtatangka noong nakaraang araw, nakatakdang magnakaw muli ang pamilya Cat sa pangatlong bangko sa Texas noong November 9. Pero bago pa sila makaalis ng bahay, may kumatok sa pinto. Pinasok ni Detective Martin at ng kanyang team ang apartment at inaresto sina Scott at Hayden agad-agad. Nahuli rin nila si Abby kinahapunan. Siyempre, ayaw ng mga pulis na magkausap-usap sila, kaya't dinala silang tatlo sa magkakahiwalay na interrogation room sa istasyon. Si Abby, na 18 years old na, ay agad na umiyak nang tanungin siya ng mga investigador. Sa pagitan ng mga hikbi, sinabi niya kung paano palaging nandyan ang kanyang ama para sa kanya, at kung paano niya naramdaman na kailangan niyang tulungan ito. Hindi niya itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa mga pagnanakaw, ganoon din sina Hayden at Scott. Lahat sila ay agad na umamin sa kanilang mga krimen at hindi lang sa dalawang pagnanakaw sa Texas. Hindi naman tinatanong, sinabi rin ni Scott ang tungkol sa limang bangko na ninakawan niya sa Oregon ilang taon na ang nakalipas. Nabigla ang mga detective.
hindi pa sila nakakuha ng mga pag-amin ng ganoon kadali. Samantala, kinuha ng media ang kaso at pinalaki ito. Maraming tao ang gustong maintindihan kung paano nagawa ng isang ama na isama ang kanyang mga anak sa kanyang mga krimen. Inimbitahan ng mga news station ang pamilya Kat na ikwento ang kanilang istorya sa mga palabas. Sa mga interview, sinabi ni Scott na gagawin niya ang lahat para maiwasan ang kanyang mga anak ang kulungan, pero hindi iyon totoo. Habang nagpapatuloy ang plea deal negotiations, sumulat si Scott kay Abby na humihiling na maglingkod siya ng jail time para matulungan siya. Akala niya mababawasan ang kanyang sentensya. Palaging kumakampi si Abby sa kanyang ama, pero ito na ang huling straw. Napagtanto ng dalaga kung gaano ka-codependent ang kanilang relasyon. Sinabi ni Scott na pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa, pero hindi niya kayang akuin ang buong responsibilidad. Gusto niyang ibahagi iyon sa kanyang mga anak. Pagkatapos noon, tumanggi na si Abby na tulungan ang kanyang ama. Siya ang magulang, dapat siya ang nagpoprotekta. Kaya't inayos ni Abby ang kanyang depensa nang hiwalay sa kanyang pamilya. Hinayaan niyang ipagtanggol ni Scott ang sarili. Noong 2013, lahat ng tatlong Kat ay umamin ng kasalanan. Tinanggap ni Scott ang 24-year sentence para sa aggravated robbery. Si Hayden ay nakakuha ng 10 years at si Abby ay 5 years. Isang milagro iyon, sa totoo lang. Ayon sa batas ng Texas, ang getaway driver ay may parehong pananagutan tulad ng magnanakaw na may hawak ng baril. Pero naawa ang mga pulis at abogado kay Abby. Naniniwala silang mas biktima siya kaysa sa salarin. Ipinakita ng sheriff ang higit pang pag-unawa pagkatapos ng sentensya ni Abby. Sa halip na ipadala siya sa kulungan, pinanatili siya sa county jail. Naniniwala siya na sa tamang gabay, maaaring matuto si Abby ng mga bagong kasanayan habang nasa likod ng rehas at magkaroon ng produktibong buhay pagkatapos. Sa loob ng susunod na 2 taon, ginawa ni Abby ang lahat ng iyon. Nag-aral siya para sa kanyang GED at natutong magtahi at mag-ayos ng damit. Naging kaibigan niya ang kanyang instructor, isang volunteer na nagngangalang Susie Gregory. Dahil naging malapit sila, inimbitahan ni Susie si Abby na tumira sa kanila pagkatapos ng kanyang paglaya. Nang maparol si Abby noong 2015, tinanggap niya ang alok ni Susie. Gusto ni na Susie at ng kanyang asawa na magtagumpay si Abby, kaya naglagay sila ng ilang patakaran. Ang curfew ay 10 p.m. tuwing weekdays at midnight tuwing weekends, at kailangan niyang sumama sa kanila sa simbahan tuwing Linggo. Mukhang madali lang iyon. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang paglipat mula sa kulungan. Pinahalagahan ni Abby ang mga Gregory, pero hindi pa siya handa para sa bagong set ng mga magulang. Bumalik siya sa kanyang dating gawi, nag-skip ng simbahan, gumamit ng droga, at lumabag sa curfew. Minsan, hindi siya umuwi, hindi na kinaya ni Susie. Sinubukan niyang tulungan si Abby, pero kung hindi siya handang magsikap para sa sarili, wala na siyang magagawa. Pinaalis niya si Abby. Tinanggap ni Abby ang balita at nagpalipat-lipat sa iba't ibang estado. Hindi natin alam kung ano ang ginawa niya sa panahong iyon, pero sa huli, nakahanap siya ng trabaho sa isang trucking company sa Laredo, Texas, mga 300 milya ang layo mula sa Houston. Doon niya nakilala si Ricardo Gonzalez. Ayon kay Abby, hindi mabuting tao si Ricardo. Si Ricardo ay isang convicted felon na nagpalala sa party attitude ni Abby. Madalas silang magdroga at uminom ng alak. Nagsimula rin siyang hindi dumalo sa mga meeting sa kanyang parole officer. Isang gabi noong August 2016, huminto si Ricardo sa isang gas station. Sobrang high at intoxicated ni Abby sa passenger seat, kaya nakatulog siya bago pa man mag-fuel up si Ricardo. Nagising siya na napapalibutan ng mga pulis. Hinila siya ng isang officer palabas ng kotse at pinadapa sa lupa. Nang makita niya ang eksena, nakaramdam siya ng kaba. Sinubukan daw ni Ricardo na nakawan ang mga customer sa gas station. Sinabi ni Abby na wala siyang alam sa plano ni Ricardo dahil natutulog siya sa buong pangyayari, pero hindi na iyon mahalaga. Nang i-run ng mga pulis ang kanyang pangalan sa kanilang sistema, nalaman nilang may warrant siya para sa paglabag sa parol.
inaresto siya agad. Bumalik sa kulungan si Abby na 22 years old na noong panahong iyon. Nagsilbi siya ng halos isang taon bago siya pinalaya. Sumakay siya ng Greyhound bus papuntang Oregon para tumira sa kanyang tiyahin. Sa kasamaang palad, bumalik siya sa dating gawi. Uminom siya, gumamit ng droga, at sa huli, pinalayas siya ng kanyang tiyahin. Mukhang pariwara na ang takbo ng buhay ni Abby, pero nagbago ang lahat noong 2019. Nang siya ay 25 years old, nakakuha siya ng trabaho sa isang fish processing plant. Hindi man ito mukhang kaakit-akit na trabaho, pero mahal niya ito dahil sa dalawang dahilan. May steady paycheck siya, at nakilala niya ang isang bagong lalaki. Ang kanilang relasyon ay marahil ang pinaka-stable na relasyon ni Abby. Hindi nagtagal, nalaman niyang buntis siya. Biglang nagbago ang kanyang buhay. Napagtanto ni Abby na hindi na siya pwedeng maging makasarili. Kailangan niyang magbago kung gusto niyang maging mabuting ina. Para kay Abby, ang pagbubuntis ang nagpatigil sa kanya sa muling pagkakakulong at maaaring ito pa ang nagligtas sa kanyang buhay. Tumigil siya sa paggamit ng droga at alak at lumayo sa mga taong maaaring maging masamang impluwensya sa kanya. Mas madali ang lahat ngayon dahil nakatuon siya sa pagbibigay ng stable na tahanan para sa kanyang anak. Ang bagay na akala niya ay meron siya noong bata pa siya, pero hindi pala. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang na ang pamilya ang pinakamahalaga. Isang aral na binago ng kanyang ama para sa kanyang sariling mga plano. Matagal bago nakita ni Abby ang katotohanan nito, pero sa pagkakataong magsimula ng sariling pamilya, natutunan ni Abby na hindi lang loyalty ang mahalaga. Ang pagmamahal, responsibilidad at intensyon ay kasing halaga rin. Kung wala ang mga ito, magulo lang ang lahat.